Hello guys, welcome back again to my channel. So, hello, hello, hello. Kamusta na kayo mga ka-YouTube natin dyan? So, I hope everything is okay. Saan man kayong lokalat na naroon. So, here sa Pilipinas, medyo kumakalma na ang sitwasyon. So, most of na city is nasa general quarantine na. So, I hope na magtuloy-tuloy na yung development and progress nitong ating situation. So anyway, today's video gagawa tayo. I mean, magre-review naman tayo ng isang product. So this is a local brand na kilalang-kilala nyo. So without further ado, let's get started. Okay, I'm back. So yun nga, today's video gagawa tayo ng isang review. Review sa isang product na local brand. Of course, related pa rin sa cosmetic. Alam naman natin na local brand at the same time, affordable siya. Ito na nga, yung bago nilang product. Si Nichido HD Mineral Enrich Cream to Powder Foundation. So, ito siya guys. May iba pa siyang shade, so alam naman natin na bawal lang mag-trial o bawal ang testing in short. So nakapanood na ako ng review and nakuha ko na rin kung anong kulay yung para sa akin. So ang shade ko ay si Biscuit. So kung titingnan nyo, medyo dark siya pero tama lang sa kulay ko. So this is how the packaging. Actual price niya is 320. Pero nung nabili ko siya, is naka-sale siya. So, nabili ko lang siya ng 240. Yun, talagang ginrab ko na dahil naka-sale na. Natatakpan yung kanyang kung ilang grams. Pero ang sabi dito is matte finish, full coverage, and long wearing. So, first time kong gumamit din ng mga gantong cream. Nakatry na ako ng mousse kay Essence. Ayun. Then, most of the time, liquid foundation tayo. So, ganito yung kanyang packaging. Maganda. Clear. Plastic na lang. Then, ito yung product. Ayan. Cream niya. Wala naman siyang amoy. Konti. Tolerable. Pero, hindi masakit sa ilong. Then, meron din siyang pasalamin. And, may kasama siyang isang sponge. So, ayan. So, mag-start na tayo sa... So, tingnan natin kanyang kulay. Ayun yung aking kulay. Hindi siya kita. Sure. Ano ba? Bakit hindi siya nakikita? Cream nga siya, oh. Kasi, okay. Kulay ko lang siya. Ayun yung guwet. Ayan. So, alam niyo naman na acidic ako. So, kailangan natin ng one lighter. Dahil mag-oxidize siya. So, mas sabihin na mas iitim siya kaysa doon sa natural color mo. Yung talagang kulay mo. Yeah. So, subukan natin gumamit ng sponge. Actually, nakapag moisturizer na ako. Then, ang ginamit ko lang na primer is itong si Fresh Love 98 Tomato Glass Skin. So nakapag-spray na ako, mag-spray tayo. Then nag-kilay na rin ako kasi medyo mahirap gawin yung kilay ko ngayon. Yan, yun lang ginawa ko. Patuyin lang natin bago tayo maglagay ng foundation. So sabi niya dito is HD Mineral. So let's see kung anong kalalabasan at kung full coverage siya. Tingnan mo kung ako makikita sa mukha ko. So, one lighter ahead ako. Dahil acidic ako. So, perfect lang yan. Pag nag-oxidize, kulay ko na. Ayan. So, maglagay na tayo sa one side. Dump sponge lang gagamitin natin. Parang dapat gumamit din tayo ng I think brush. Subukan natin sa kapila. Ay, medyo.
bilis niya i-absorb. Maganda siya, oh. May pagka-dewiness. May texture. Para siyang mamahaling foundation. Dump-dump lang. So, ayan yung kalahati na meron at wala. Diba? Ganda. Parang mamahaling foundation. Kaya lang nga parang hindi magandang sponge ang gamitin kasi parang sinisip-sip lang niya yung product. So, dito sa kabila, itry natin na gumamit ng brush. Okay kung wala ko ng brush. So, sa kabilang side, sponge ang ginamit ko. Then, dito itry natin gumamit ng brush. Mas maganda siyang gamitin niyo is yung itong brush. Mas pino ang dating niya kaysa dito sa ginamit nating sponge. Parang mas mukhang flawless to kaysa dito. So, tingnan natin kung makahabol pa. Ayan, pwede pa naman. Mas flawless yung tingnan pag ang ginamit yung isang brush. Promise. Ang ganda. Parang sulit yung 200. And matagal yun na itong magagamit, ha? Anyway, ilalagay ko nila sa description box kung ilang grams to. Siguro mga 35 grams. Pero not bad. Diba, mas flawless yung tingnan pag ginamit natin yung brush. So, pag sa feeling, I mean, sa kanyang consistency, ayun nga lang, as like I said, first time kong gumamit ng cream. So, medyo may malagkit na feeling, pero carry naman. Siguro mawawala din to pag naglagay tayo ng setting powder. So, wala siyang amoy. And full coverage na. Medyo natakpan yung blemishes ko dito. Yeah, then perfect ang kulay sa akin. Ang ganda niya. So, dito sa video na to, itatry natin gumamit na as much as possible lahat nichido. So, ito lang yung ating itetest, wear test. Itong bago nilang HD Mineral Enrich. Then, may isa pa ako ite-test wear. Itong kanilang bagong Illuminator Halogram. So, ito siya. So, nabili ko rin ito. Actual price is 368. Medyo pricey nga lang. Baka naman na medyo pwede pang babaan. Pero, dahil nakasale ito, nabili ko rin siya sa halagang 276. Diba? Pero, kung original price, parang medyo mahal, diba? So, nichido, baka naman pwedeng babaan ng price. So, ito yung for Halo Graphic Illuminator nila. So, ititest wear din natin to. So, tatapusin ko lang yung aking makeup. So, as what I said, gagamit tayo ng nichido. Lahat ng product na gagamit mo sa mukha ko as much as possible is nichido. Okay, I will be back.
So, ito na yung aking final looks. Itatry na lang natin kung yung Nichido na bagong Halo Graphic Illuminator. So, gagawin natin siya. Actually, may pagka-gold na to. Ito yung hindi ko dito sa aking eyeshadow. Dinagdag ko para medyo may pagka-shimmer na konti. So, lahat na lang ng ginamit ng product is ilalagay na lang sa ating description box. Pero, karamihan dito is yung Nichido ang ginamit ko. So, local brand ko ito ha. So, this is our final look. So, i-wear test lang natin ito ng mga ilang oras. Tingnan natin kung totoo yung kanyang kiniklaim na long lasting. Medyo maaga pa naman, kaya lang medyo madiling dahil nagbabanta ako ulang pero hindi naman. Yolo, tayo lang pala ko. So, ayan, this is our final look. So, sa ngayon, wala pa naman ako makikita ng problem. Whatsoever. So, see you around para sa ating final thoughts. Okay, I'm back. So, this is sa final, ano. Bibigyan na natin ng final talk. Itong si Nichido HD Mineral and Rich in Cream to Powder Foundation. So, maganda dito, guys. No? Meron na silang paraben. No paraben. Nakalagay sa mga product nila. Pre-paraben. So, then, ito isa, may sticker. So, siguro hindi ko binabagong tao. So, okay. So, limang oras na yung nakalipas, I think. Anong oras ka ba? Sa news ako. Hindi pala na-record yan na kung anong oras na. So, today is, 7:34 na, 7:34. So, kanina yung nag-start tayo, mga 5, I mean, mga 2 o'clock. So, in short, 5 hours na yun. So, ito na yung aking makeup. So far, okay ako sa kanya. Okay ako sa kanya. So, nagluto pa ako ng merienda niya. So, nasalang ako sa alan. So, mainit. So, normal lang naman siguro sa atin na napagpawisan na konti. At ito, nakikita kong oil up sa aking ilong. As you can see, yan, nag-build up na yung oiliness sa aking pack. Pero, carry lang. Hindi pa ako nag-bablad simula kanina. So, yun lang. Nagta-transfer po siya. Nagta-transfer siya. Ayan. Ayan. Okay. So, kung ako tatanungin nyo at kung gusto nyo malaman kung i-recommend ko ba ito, I will say yes. I will recommend this kahit na may oily skin ka. So, sa JLBT, okay ako sa kanya. Then, sa quality, sa price, then yung kanyang yung kung long wear ba, I would say yes. Kahit na nag-oil up na rin yung skin ko, at least okay na sa akin yung 4 to 5 na naka-foundation na hindi siya ganong humuhulas. So, maganda rin siya sa picture. So, mag-insert na lang ako dito nung picture na kinuha ko kanina ng mayroong pang liwanag. I mean, yung natural light. Yun. So, pwede siya as everyday look. Kaya lang ang problem ko lang dito is medyo pricey. Sa halagang 320. Kasi kung foundation or liquid foundation yung bibili mo, konti na lang idadagdag mo. Ka-level na niya sila L'Oreal, sila Maybelline. Si Maybelline meron nagkakahalaga lang ng 400. Diba? Nasa one tube na yun. Ito, cream. Pero matagal niya na rin naman gagamitin to. Ito nga pala, kung gano'ng kadami to, net weight is 9 grams. Same with the for Halo Graphic Illuminator. So, ito, okay din ako sa kanya. So, as you can see, meron pa din, no? Ayan, nakita-kita mo yung highlighter. Highlighter, ginamit ko rin sa as my eyeshadow. So, ipinatong ko lang kanina. Ayan pa, oh. Napakita. So, ang ganda niya sa picture, promise. Medyo naaaliw lang ako sa kanya kasi, alam niyo na, syempre, local brand. Pero, maganda yung kinilabasan, diba? So, parang lalo kang pinagpapulisan, parang lumalabas yung natural na naganda nung quality ng makeup. Ayan. So, wala naman ako nakikita rin nag-cakey sa akin mukha. Although, aminin ko na meron akong dry skin dito. Pero, na-cover up ko naman. I mean, nagawa ko naman ng paraan. So, hindi naman siya halata na may dry skin ako dito.
yun lang siguro ang problem. Pero so far, so good ako dito sa, I mean, dito sa HD window coverage. So napansin ko lang parang mas nag-dark pa yung aking skin. Siguro dapat mas kuhanin ko pa yung mas lighter pa dito. Yun lang ang napansin ko, parang medyo nag-dark pa sa akin ng konti yung foundation or yung cream foundation ito. Okay, that's all guys. So, if you are natuwa sa video na to, please don't forget to give me some thumbs up and don't forget to share, like, and subscribe to my video. And please follow me on my Instagram and Facebook para may content checkahan tayo doon kung ano na nangyayari. Okay, so then don't forget to click the notification bell para ma-notify tayo na mayroon tayong bagong video. Okay, so that's all folks for tonight. So again, stay safe, healthy, and thank you so much for watching my video, and see you on my next one. Okay, see you.